papaikli ko lang ito ng sobra para mabilis yung kumaintindihan. Ako po yung isang speaker na ayaw ko masyadong mahaba, pero gusto ko yung pinaka mga sasabihin ko hindi naman yung makakalimutan. Okay, number one, lahat ay gusto natin yumaman. The problem is wala sa atin nagturo paano yumaman. Okay, para ganito. Kung gusto mo maging magaling na basketball player at nagpa-practice ka araw-araw, gagaling ka ba? Yes. Depende kung ano ang pinapractice mo. Okay, halimbawa gusto kong maging magaling na basketball player, everyday nagpa-practice ako ng volleyball, magiging magaling ba akong basketball player? Yes. Ibig sabihin, kailangan siya maging align. Parang bata pa, tinuruan tayo ng align, align. Okay, ibig sabihin, align kayo dapat sa gusto nyo, sa ginagawa nyo, at knowledge na meron kayo. Okay, number one, if you really want to become rich in life, kailangan nyo lang po palakihin yung pinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Ito po yung capacity ng utak natin kung magkano ang perang gusto mo nakitain. Example, you're earning 10,000 pesos per month. Okay? Sabihin na natin, ito yung gusto mong kitain. Okay? Nagkataon, kumikita ka ng 20,000 per month. Ang goal mo, kumita ng 10,000, pero biglang kinita mo 20,000 per month. Masaya ka, malungkot? Yeah. Masaya ka. Okay. Baguhin ko yung topic. Gusto mong kumita ng 100,000. Gusto mong kumita ng 100,000, pero ang pinikita mo 20,000. Masaya ka, malungkot? You see, hindi nagbago yung amount ng 20,000, pero nagbago yung reaction mo. Depende sa gusto mo. Yun ang nagiging problem ng ibang tao kasi ang gusto lang natin kita ay minimum wage. Gusto lang natin kumita ng mapanggasas-gasas na ibang araw-araw. Kaya anong nangyayari? Once na kinikita natin yon, tumitigil na tayo. Kaya therefore, kung gusto nyong yumaman, anong pinakauna nyong gawin? Lakihan nyo yung pangarap nyo. Huwag kayong mangarap ng maliit, lakihan nyo siya ng sobra. Second, marami po tayong paniniwala sa buhay po natin na yun po ang nagkakos bakit tayo nahihirapan umasenso sa life. No offense po, pero Filipino are programmed for us na maging mahirap. Bakit? We are colonized by the Spaniards for more than 300 years. Kinolonize tayo ng Spaniards at maraming mga ugali po sila na pinasang po sa atin. But ito yung problem. Kung gusto mong yumaman, may mga certain things, certain paniniwala ka na hindi mo kailangan paniwalaan lahat-lahat. Example, alam mo ba ang Pilipino na napaka-prone sa atin ang pagiging negative? Example, may kaibigan ka, nagkita kayo, anong sasabihin mo pag maghihiwalay kayo? Ingat ka. Bakit kailangan mo lagi sabihin mag-ingat ka? Hindi mo ba alam na mas pangit pakinggan yung ingat ka? Bakit? Kasi parang sinasabihin mo siya ng masama ang mangyayari sa'yo. Pwede mo naman sana sabihin, have a safe trip, God bless, good luck, enjoy. Mas masarap yung sentensya kaysa sasabihin mo, ingat ka. Ikaw naman, abang pa-uwian na, ingat daw, ingat daw. Lahat na patuloy na. Aksidente! Why? Where attention goes, the energy flows. Kung ano ang magtutuunan ng pansin, it will always happen. Naalala nyo dati, may sugat ka, iniingatan mo, kaiingat mo, lalong nababangga, napapalo. Tama, mali. Ganun ka-powerful po ang thoughts. May isa pang paniniwala, ang salupong mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin ko pa bang yumaman? Naalala niyo po ba kung paano mo dinila-dilaan yung sinulid at pinapasok sa karayo? Madali o mahirap? Yung katawan mo pa ipasok mo dilalo, imposible yung yumaman ka! Now, ano ang point ko, guys? Ang dami natin na iba't ibang paniniwala na yun pong nagkakos kaya tayo nahihirapan umasalit sa life. Kaya kailangan mo i-analyze at tingnan mo tama ba to or hindi. Isa pa. Gusto niyo yumaman? Yes! Tumigil na kayo manood ng TV. Bakit? Matagal na kayo nanonood. Tama, mali? Nagbago na ba buhay mo? Subukan niyong magmanood. Ito, ipupusta ko. Huwag kang manood ng sangwan. Sisiguraduhin ko sa'yo. Pag hindi ka nanonood ng sangwan, after one month, mas mura ang kuryente mo. Tama, mali? Pinakatingin ka ng pera! Ito po ang pinakamalapit, guys. Ang TV, ang pinaka-purpose ng TV is for us to be entertained. Tatamaan ang TV lahat ng klaseng emosyon. Pasasayahin ka, palulungkutin ka. Kasi once na unstable ang emosyon ng isang tao, mas madali kang bentahan. Kaya nga, di ba, papasayahin ka ng kung ano-ano, tapos after, papasukan ka ng mga commercial. At ang pinaka ito pang gusto kong maintindihan nyo, Ferrari, Porsche, Lamborghini, ito ang magandang kotse, walang commercial sa TV. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga nanonood ng TV, walang pambili nun. Ibig sabihin, nasa ibang market po yung mayayaman. Kaya kung gusto mong yumaman na bro, muna kayong manood ng TV kasi sa totoo lang po talaga, nanonood ng TV, mga karamihan average na tao.
Napupunta po ako sa iba't ibang lugar, high-end na mga gimikan, high-end na mga resto. Nakikita ko minsan nakakasabay ko mga artista. At normally, yung mga artista, mga sikat na tao, walang nagpapapicture sa kanila ng mga customer din. Ang kadalasan nagpapapicture sa kanya, security guard, waitress, waiter. Bakit? Kasi sila, kilala nila yun. Pero yung mga kapwa mayayaman, hindi naman sila nanonood ng TV. Kumbaga, maganda ang buhay nila para i-waste mo lang yung panonood mo ng TV na kung iisipin nyo, pakulit-ulit lang naman ang nangyayari sa pinapanood nyo. Makakabahin ka, mag-aaway, sa dulo, makakabawi din lang naman yung kalaban. Di ba ganun lang din naman? Ulit-ulit lang siya. Nag-iiba-iba lang yung tawag, nag-iiba-iba lang. Pero it's the same. It's the same na routine. Kaya kailangan nyo po siyang ayusin. Okay? Now, sunod. Number one, lakihan yung psychological wallet nyo. Number two, hindi nyo kailangan sundin lahat ng paniniwala nyo. Number three, lahat po tayo may tinatawag na dreams. And for us to get our dreams, we only have two choices. Pwede kang maging empleyado at pwede kang maging businessman. Now, tatanungin ko kayo, sino ang pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino ang napapakilitan? Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino may body clock? Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino may magagandang kotse? Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino may magandang bahay? Empleyado, negosyante? Empleyado. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante? Empleyado. Anong ginagawa mo ngayon? Diba? Ang gulo natin! Lahat ng pangit nandyan! Lahat ng maganda nandito! Anong gagawin mo? Hari dito! Question why? It's not because ganun tayo pinalaki. It's not because dahil yun ang destiny natin. It's simply because it is the programming. Ano ang programming? Ito yung pre. Na pinatawag ko, principles na binibigay sa atin simula bata. Anong sinasabi sa atin simula bata? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Pagka-graduate, maghanap ka ng magandang trabaho. Narinig mo yan sa magulang mo. Narinig mo yan sa tito-tita mo. Mag-aral ka ng mabuti para gumanda buhay mo. Narinig mo yan sa teacher mo. Kaya, yun din ang naging pangarap mo. But always remember, the only constant thing on earth is change. Everything's changing. Way back 1960s, 1950s, if you are working at your employed, maganda buhay mo. Sa panahon ngayon, dalawa na kayo nagtatrabaho, kapos ka pa rin. Bakit? Sinabihan tayo, maganda ang employment kasi may fixed na income. Totoo po yun, pero may kulang sila. Hindi nila sinabi sa atin na may fixed na income, pero yung expenses hindi po fixed. Nagbabago po ang gastusin. From single, magkakaroon ka ng asawa, yung anak mo, kakambal niya, sila gastos, lumalaki. But the problem is yung income with your employee, halos hindi siya lumalaki. Yun yung problema. Ngayon, sunod business. Alam naman nyo kung paano ano negosyo. Now, we have third choice para kumita ka ng pera. Ito yung pinakamaganda. Ito yung napapanahon sa panahon. Actually, nag-exist na po doon noon pa. Mga 1950s, 1960s, meron na pong networking. Ngayon lang po, naging sobrang accepted siya. Sabi sa akin nung iba, teka lang Joseph, yan ang networking na yan, ang pangit dyan. Kasi sinasabi yung maganda eh. Ang pangit dyan, hindi naman lahat ng sumasali dyan yumayaman. Totoo po, hindi talaga lahat ng sumasali dyan yumayaman kasi hindi po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi po lahat ng tumaya sa loto na nanalo. Sabi sa akin, teka lang, isa pa ang pangit dyan, ang pinapayakan mo lang yung nasa taas. Hindi ko maintindihan sa akin bakit galit na galit ka sa nasa taas. Mag-networking ka o hindi, kumikita. Oo, kung mag-networking, pinanganak ka sa mundo ko, sinong kumikita? Doktor. Nung nag-aaral ka, sinong kumikita? School, nasa taas mo. Nung nagtrabaho ka, sinong kumikita? Boss mo, nasa taas mo. Nung namatay ka, sinong kumikita? Funeraria, nasa taas mo. Kahit anong gawin mo, bumili ka ng damit, may kumikita. Sumakay ka ng tricycle, may kumikita. Gusto mong walang kumikita sa ginagawa mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulo ka doon. Iba tong tanong dito sa networking, actually it's the same. Kasi ang logic lang dito, this is just an evolution of earning money. Okay, paano yan? Para pagpupunta ka sa dreams mo, kung nag-i-employed ka, para ka naglalakad. In short, pwede ka pa rin makarating, medyo matagal-tagal. Okay, pag nag-i-business ka, para kang nagda-drive. Pag nag-networking ka, para kang lumilipad. Kumbaga para sa akin, gusto ko lang mas maging simple. Bakit ako maglalakad kung pwede ako mag-drive? Bakit ako mag-drive kung pwede ako? Ginawa naman natin ito lahat.
Noong unang panahon, pag makikinig ka ng music, anong gamit mo? Plaka. Isang ground na bilog. Isang gantang laman. O after plaka, anong sumunod? Cassette tape. Ang problema sa cassette tape, para maulit mo yung kanta, tutusukin mo ng ballpen, iikot-ikot mo ng gano'n. O after cassette tape, anong sumunod? CD after CD, MP3. That is evolution. Nanonood ka ng TV before, ng pelikula, anong gamit mo? Betamax, VHS, VCD, right now may DVD. Evolution po, tawag doon. Kung kukuha ka ng tubig noon, anong gamit mo? Balon. Lalabas ka sa bahay mo, gaganong-ganon ka. Nag-improve, poso. Ang problema sa poso, karakan sumusugal araw-araw, bakit may dala-dala ng isang tabo? Ilalagay mo doon, sana mabuhay, sana mabuhay. Allah, magbabalik ka na naman. Diba? After posong gripo, dati kailangan mong hot shower, kailangan mong inipin yung tubig, ngayon may hot shower nang lumalabas. In short, that is just an evolution. Now, kung tatanungin ko kayo, kung aakit ka ng building, hagdan o elevator? Elevator. Sipin mo ha, kung maghuhukay ka, pala o bakho? Wow. Yun ang naging problema sa atin, pinapili ka ng pala o bakho, kutsama! Kutsama! For you to be rich in a very short span of time, now ang ginagawa mo yung uso pa nung time, not saying it's wrong. Ang sinasabi ko lang, imagine mo kung until now ang cellphone mo yung analog. Imagine mo hanggang ngayon nag-save ka ng file, biscuit ang gamit mo. Alam niyo po ba, sino ang aabot sa inyo ng biscuit? Pakitaas nga po ng kamay yung medyo kaedad ko. Ang biscuit po, para may idea kayo, actual size, ganyan kalaki halos. 1.44 MB. Kaya nga pag pag-save kami ng games dati, ilan mga 10 hawak namin na ganyan. Ngayon, USB ganito kalaki. Ilan? 1 gig, 3 gig, 5 gig, 10 gig. You're very lucky sa generation nyo na ngayon. Alam nyo po ba na lahat ng problema nyo may sagot? Oo, sino ang sasagot? Si Google. Noon, pag magre-research ka, pupunta ka ng library. Kakabahan ka pa sa bantay doon na hindi ka pwedeng maging maingay. Konting ingay mo, papagalitan ka. Nagbasa ka ng libro, hinahanap mo yung gusto mong hanapin na ubos sa isang araw, hindi mo pa nahanap. Panahon ngayon kay Google, malungkot ka, i-type mo, how to be happy. Tuturuan ka niya. Gusto mo matuto magluto, how to cook adobo. Tuturuan ka niya. Nag-break kayo ng karelasyon mo, hindi ka makapag-move-on, i-type mo how to move on very, very fast. Iba, tuturuan ka niya. Guys, iba na ang panahon ngayon. Hindi na siya tulad pa ng dati. Kaya ang point ko, guys, ngayon ang i-discuss ko sa inyo, ito na everything. Ito, nagpabago ng buhay ko for 13 years. After ko pong graduate ng computer engineer po course ko, after ko pong graduate, dire-diretso na po ako mag-networking and ito po ang nangyari. Kaya bago ko ipwento sa inyo kung ano ang nangyari, ikwento ko muna sa inyo kung paano kayo yayaman. Gusto niyo po ba yun? Yes! Now, networking ang nag-break po ng bilib. Kasi sa business, for you to earn malaki, kailangan malaking kapital para kumita ka ng malaki. Pag maliit ang kapital mo, maliit ang kita mo. Pag wala ka rin kapital, wala ka rin kita. Ang networking, para po siyang cellphone. Ang cellphone ngayon, may alarm clock, may radio, may compass. Di ba lahat na halos nandiyan na sa cellphone na yan? Ganun din po ang networking right now. Ang networking, pwede kang payamanin in a very short span of time. Pwede mong makuha lahat ng gusto mo, makapag-travel ng iba't ibang bansa, na ibibigay na po. At ang pinakamaganda dito, pinaliit ng sobra ang kapital. Why? For you to become a member of AIM Global, you just need to buy the package. Bibili ka lang po ng package. Ang package po namin ang halaga 6,980 pesos. Initial reaction ng tao, mahal. Hindi mo pwedeng sabihin ng mahal kung wala kang comparison. Kung ba parang cellphone, pag sinabi kong iPhone X6980, sasabihin nyo mura. Okay, kaya pag-usapan na lang natin, huwag ka na magtaka kung problema mo to. Kasi matagal na ba itong problema? Last year ba problema mo to? This year ba problema mo to? Huwag ka nang nagugulat na problema mo na naman ngayon yan, ha? Kasi matagal na yan. Okay, now, number one, ang tanong, ano ang kapalit ng 6,980? Papalitan ko kayo ng products. Ang gagandahan dito, yung katulad niya explain kanina ni Joey, bibigyan po namin kayo ng worth 8,000 to almost 10,000 pesos na product. Gaano kaganda to, guys? Imagine mo, guys. Kung meron kang 6,980 at bumili ka ng package sa Global, naging product, ibenta mo lang. Ano ang logic ng banko, nag-deposit ka ng pera, pinalit ka ng passbook? Eto, nag-deposit ka ng pera, pinalit ka ng produkto.
Maibenta mo yung produkto, madali po maibenta products. Gusto niyo turuan ko kayo? Yes. Sa mga bata ay pagawin niyo. Ang products nito, hindi ko yung nilalayan siguro, depende na lang kung packaging ka. Meron din mga siguro, mga 10 product lang. Ibig sabihin na kailangan mo lang hanapin, 10 tao. Ngayon, sinong 10 taong to? Sa mga bata, ikista mo na lahat isa-isa yung mga ninong at ninang mo. Puntahan mo ngayon sila. Ninong, good morning po. Meron po akong opportunity na bibili lang sa inyo. Baka pwede niyo akong bilhan ng produkto. Huwag kayong mag-alala, Ninong. Pag bumili ka ng produkto sa akin, ito na yung unang huling regalo mo sa akin sa buong buhay ko. Bibili, hindi? Bibili. Nakikita niyo gaano kadali lang ibenta? Okay, gano'n lang. Kasi yun lang yung script niyo. Ito, Ninong, pag bumili ka, hindi na kita kukulit yung buong buhay ko. Pag bumili ka, tabla na tayo. O, yun. Okay na. Nabenta mo. Ngayon, meron pa siyang kapalit. Insurance. Ito po para sa mga tao. Pwede ba akong kumita dyan na wala akong gagawin? Pwede po. Okay, paano? Meron po siyang 200,000 personal accident insurance. Kaya kung meron po kayong mga alagang batugan, ay naku, idalin nyo na po sila dito i-member nyo. Para pag na-member nyo na po sila, pag tawin nyo na kalsada, itulak nyo. Pag nabangga po sila, may 200,000 ka. Okay, clear po ba tayo? Yes. Kaya kung meron kang 5 alaga, congratulations po. Millionaryo na po kayo. Now, susunod, 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman to? Naisipan mong kumanta. Nag-video okay ka. Ang napili mong kanta, My Way. Okay. Nagalit yung kainuman mo, nakasaksak ka, at least meron pa rin makiklaim na 50,000 pesos. Okay? Ito naman, 10,000 medical reimbursement per accident. Sobrang kang excited. Sabi, grabe, ito na pala talaga ng Englobal. Sana noon pa akong sumali. So, sobrang kang excited kasi pagkatapos ng seminar, ang hirap po ba ng elevator, naghahagdan ka. Sa sobrang excited mo, nakababa ka from 7th floor hanggang ground floor nang hindi ka naglalakay. Insert na kapilo ka, gumulong-gulong-gulong ka pagdita mo, ground floor! Okay? Tinakbo ka sa hospital. Pagtakbo sa'yo sa hospital, ang ginasa sa'yo 3,000. Ngayon, sabi sa akin, ano tabi ko? Bayaran mo muna. Pagkakuha nyo ng resibo, ipapalitan mo ng Englobal, babayaran 3,000 mo. Sabi sa akin, Joseph, akala mo ba? 10,000, bakit 3? Nasaan yung 7? Yung 7,000 po ang tawag doon, waiting. Oo, inaantay ka na lang ulit kung kailan ka maa-accident sa taong magagawin. Sabi nung isa, waiting pala siya. Oh, masunuri. Now, 10,000 burial. Okay, ito naman bag, na-accidente ka at nililing ka and burial assistant, 10,000. May nagtatanong sa akin, sa'yo, Joseph, totoo ba talaga yan? Kasi wala akong nakikitang testimony niyo sa YouTube ng mga about insurance. Marami akong nakikita, produkto, gumaling, tumuti, dating iika-ika, gumanda yung paglalakad because of the product. Marami ganun testimony, nagkaroon ng kotse, nakapunta ng iba't ibang bansa, nakagkaroon ng mansion. Bakit wala to? Ako napaisip ko, i-interview ko ngayon yung auntie ko. Kasi meron po ako actually personal experience, pinsan ko, namatay. Na-accident yung 2 bus na nagbanggaan. And siguro, actually, oras na ng pinsan yun kasi nagpaalam pa siya sa akin na umi siya ng Bicol. Pinigilan ko kasi pag pinsan, huwag ka lang umuwi. Sabay na lang tayo bukas. Sabi ko, alis din naman ako Bicol bukas. Huwag ka lang sumama. Yung pinsan ko, umuwi pa rin. Yung pinsan ko, nakaupo sa likod ng bus. May dumating, 2 pasayero, topol. Walang ibang bakante kundi yung upuan niya. Ang ginawa ng pinsan ko, tumayo. Pinaupo yung topol, lumipat siya sa may jumper. Di ba yung inuupa nung konduktor sa pinakaharap, nagbanggaan yung bus. Yung makina ng isang bus tumama sa pinsan ko. In short, natuluyan po yung pinsan ko. Nakapag-claim po silang 210. Sabi ko, i-interview. Kasi bakit ko alam? Ako mismo nagbigay ng check eh. Sabi ko, interview po si Andy para may testimony na ako. Nung iniisip ko, ang sagwa pala. Tapos isipin mo, i-interview ko si Andy. Tapos sabi natin, ay grabe po sa Englobal, nang nakapag-claim po ako ito. Di ba parang ang sagwa naman? Kaya huwag po kayong magtaka bakit ko konti kasi ang hirap po kunin ng testimony yung mga tao na syempre may personal attachment dun sa accident. Kaya kung ikaw medyo kapiloso po, ito na lang. I dare you na subukan mo to. Pakita ka na lang dito sa amin pag na-claim mo na. Okay. Clear po ba tayo? Okay. Number 3. Medical check-up free. May mga tayo po tayong clinic na wala na po kayong babayaran. Ang good thing po dito, malalaman mo kung ano ang problema mo sa katawan. Once nalaman mo kung anong problema mo sa katawan, pwede ka nang uminom ng supplement. May mga iba sa amin nagtatanong, Joseph, kung maganda ang products niyo, bakit no, meron no approved therapeutic claims?
Ang non-compel, no approved therapeutic claims. Ang dulo lang ibig sabihin yan, parang hindi ka pwede mag-claim na nakakapagpagaling. Okay, bakit ganun? Kasi yun po ang batas natin. Once hindi ka kategory na as gamot, hindi ka pwede magsabi na magaling ka. Pero, anong nagpapagaling sa atin? Immune system. Once na maayos po ang immune system mo, siya po ang nag-repair ng buong sa katawan mo. Now, tanong sa akin iba, paano magiging maayos ang immune system mo once na healthy ang kinakain nyo? Kaya kung gusto nyo na hindi po kayo nagkakasakit, huwag po kayo kumain ng canned foods. Anything na nasa lata, huwag kayo kumain. Anything na fast food, huwag kayo kumain. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga ng disiplina kung gusto mo talaga maging healthy. Kung hindi mo naman kaya, doon ang pumapasok yung supplements. Kaya po sa tinawag na food supplement, instead na kumakain ka ng masusustansyang pagkain, kung hindi mo kinakaya, pwede po siya mag-substitute. Yung mga ingredients na kailangan ng nutrients kailangan mo sa katawan, pwede na siya magbigay sa'yo. Okay? Number four, last. Magkakaroon po kayo ng scholarship. Itong scholarship na to, kikita po, okay, magkakaroon po kayo ng discount. Aabot po siya ng 85% to 75% discount ang scholarship. No, ibig sabihin, kung gusto niyo po mag-aral, actually pwede po itong ipamigay. Pwede itong ibigay sa anak, sa kapatid, kahit asawa mo gusto pag-aralin ulit, pwede ito. Ang kagandahan dito, magkakaroon man ng discount, 85% to 75% discount, depende po sa tie-up namin na school. Kaya, talagin nyo na po nag-invite sa inyo kung anong school ang tie-up sa lugar nyo, then pwede nyo na po siyang gamitin, mag-maintain lang po kayong grade ng passing grade. Mamaintain nyo yung passing grade, tuloy-tuloy ang scholarship nyo. Clear po ba? Yes. Now, question. Sa 6980, sa 1, 2, 3, 4 na binalik, sulit o hindi? Okay. Hindi ko malang marang face. Sulit o hindi? Okay. Business na tayo. Dito tayo magtatapos. Sinong gusto kumita ng pera? Yan. Huwag po kayong mahihiya. Hindi po kasalanan na gusto mong umamay. Nagkakataon lang. Again, programming kasi sa atin yan. Di ba? Pag sinabihin kang ang pogi mo, ang ganda mo, anong reaction natin? Hindi. Di ba? Dapat pag sinabihin kang ang pogi mo, anong sagot? Thank you. Pag sinabi kang yaman mo, anong sagot? Thank you. Huwag po kayo nahihiya. Basta tinatapunan ka na ng positive na energy, i-absorb nyo. Huwag nyo po siyang i-deflect, huwag nyo siyang tanggihan. Dapat lagi-lagi sa sige, thank you, thank you. Siya naman nagsabi. Okay, now. The moment ginawa nyo po ang business, you will earn 20,000 pesos per day. Sino ang gustong kumita ng 20,000 pesos per day? Okay. Now, paano kayo kikita? Dito sa business, guys, okay, ito na, napakasimple lang itong explanation ko. Number one, bibigyan ko namin kayo ng tinatawag na, okay, DTC. Ano itong DTC na to? Itong DTC na to, Distributor Tracking Center, na kagandahan dito, makikita mo na lahat, parang Facebook account. May Facebook account tayo, may DTC, makikita mo lahat yung transaction ng negosyo mo dito na. Okay, number two, bibigyan namin kayo ng kit. Ang kagandahan sa tip na to, nandiyan na po yung mga babasahin nyo. Kaya tip ko po sa mga nanay. Pag nanay ka sa bahay nyo, pag binigyan ka na po ng tip, okay, gawin mo, dun sa sala nyo, tanggalin mo sa center table, tanggalin yung mga magazine, yung mga newspaper, ito lang ilagay mo. Ilagay mo na yung tip doon, tapos mag-iaya ka lang yung kaibigan mo. Kumari, punta ka dito sa bahay, magpapakain ako. Pupunta hindi. Pag pupunta, pauupuin mo siya kung nasaan yung tip. Okay, tapos sasabihin sa kumari mo, kumari, babalikan kita. May isang study ng isang Pilipino, mga after 3 minutes, pag walang magawa, kung ano nasa malapit sa kanya, kukunin. Nakita niya yung sales kit, binasa niya. Pagbasa niya, doon ka nalalabas. Alam mo, kumari, bagay sa'yo yan, yan, ganyan, ganyan. In short, napopromote mo yung business mo kahit nasa loob ka lang ng... Clear? Okay. Number 3, ATF. Ako, sobrang po akong proud kasi Inglobal lang ang the only networking company na nagbibigay ng daily payout for 13 years. Ano po yung daily payout? May kita ka ngayon, bukas kuha mo na. Ganun lang po siya kasi hindi wala pong ibang networking company na gumagawa ng ganun for 13 years, tayo lang po. Kaya sabi mo, napakagrabe ng Inglobal. Number 4, training. Actually, ito po pinaka-favorite ko. Kasi pag nag-member kayo sa Inglobal, you will be enrolled sa BSM. Ibig sabihin mo, may course pa pala, oo. Bachelor of Science in Millionaireing. Tuturuan namin kayo kung paano kayo umaman. Gusto niyo po bang umaman? Yes! Kaya dito tinuturo na po yan. Umatay kayo ng ASAP, umatay kayo ng NDO, umatay kayo ng iba't ibang training, magbabago po ang personality ninyo. Tandaan mo kung sino ka, hindi mo kung ikaw yan. Ganyan ka lang ng palaki, either ng parents mo or ng mga tao na kapalibot sa'yo. Ibig sabihin, kung ano yung mga natututunan mo ngayon,
na ugali mo, pwede mo rin siya hindi matutunan ulit. Pwede siyang mapalitan. Kaya nga, kung gusto mong yumaman, sabi ko nga, kailangan mong una muna, maniwala ka sa sarili mong yayaman ka. May mga kaibigan ka dapat na mayayaman, may mga binabasa ng mayayaman, at may mga lugar ka pinupuntahan na mayayaman. Bakit ka mahirap? Kasi ang mga kaibigan mo mahihirap. Ang pinapanood niyo, pinapanood ng mahihirap. Ang kinakainan niyo, kinakainan ng mahihirap. Kaya ka mahirap. Ganun lang siya kasimple. Gusto mong gumanda katawan, nung tumigil ka sa mga mag-gym, automatic, gagaling ka. Mag-gym, gaganda katawan mo. Gusto maging magaling na basketball player, maghanap ka ng mga adik sa basketball, sumama ka ng sumama sa kanila, sa kakalaro ng kakalaro ninyo, gagaling ka. Ganun din po ang pagyaman. Ang nagiging problema kasi natin, ang iniisip natin ang pagyaman is not skills. Alam niyo po ba ang memory skills? Hindi po totoo na kaya ka tumatanda, umina memory mo. Hindi. Kaya ka nagkakaroon ng memory gap kasi hindi mo na masyadong ginagamit yung memory mo. Yun lang naman yon. Karamihan sa amin, hindi tayo marunong mag-focus. Ano yung focus? Sa daming nanginip natin tao, hindi naman natin masyadong iniisip na kaya hindi mo siya naaalala. Pero magkakaroon ulit ng focus tao na ang kausap mo, ma-enhance po ang memory at may mga certain food. Kung gusto mo lalong gumaling po ang memory mo, imitate avocado, mga berries. Yeah. May mga certain food na nakakatulong. Kaya lahat na pag-aaralan. Ultimo pagbabasa, may tatlong klaseng pagbabasa. Normal reading, speed reading, photo reading. Oh, ang normal na tao pag nagbabasa, from left to right, left, right, left, right, left, right. Yan ang normal. Ang speed reading, tap, back, back, tap. Pag gano'n magbasa. Ang photo reading, pag gano'n, pak, pak. Yung parang picture, kasi tinawag na photo reading. Nadidevelop po yun. Kaya kasabi ko, kung nag-aral sana, bago tayo nag-aral sana, tinuro sa atin, paano matuto? Kasi kung tinuro tayo paano matuto, mas marami tayo natututunan. Kung tinuruan tayo mag-speed reading, di mas marami tayo sana nababasa? Libro. Kaya lang, the problem na sa sinasabi ko palagi, ang daming mga natuturo sa atin na normally hindi mo yan masyadong magagamit. Kaya dito po, sabihin ko sa inyo, kahit ano pa po ang ginagawa niyo sa buhay, yung mga training ko dito, magagamit niyo po siya ng sobra-sobra sa sarili. Lalo communication. Kaya pwede pa lang tayo. Hindi na po ako magtatakos. Sa gusto nyo, meron tayong 6 ways para kumita ng pera. Okay. Number 1, pwede po kayong magbenta. Paano kayo magbibenta? O, susulat ko para na ha? Pwede kayo magbenta. The moment member na po kayo ng InGlobal, you will be discounted sa lahat po ng produkto. Yung kape na lang natin, napakaganda kasi makikita niyo po yung kape, ang ganda po ng box. Kesa bumibili kayo ng Starbucks, magkano ang kape doon, ang mahal nito. Bili niyo nito. Pagkabili niyo po ng kape, ang gawin niyo, pag may nang pupuntahan pang birthday, fiesta, kahit ano na may regalo, ito na yung regalo. Lagyan mo na lang ng ribbon, ibigay mo. Pag nabigay mo, masasarapan niya sa kape. Pag nasarapan, naubos, sino hahanapin? Hindi mo mabibentahan mo na ngayon. Nakapag-regalo ka na, nakapag-promote ka pa. I-maximize mo. Ang hirap mag-isip ng i-regalo sa isang tao. Iisip ka pa kung ano-ano, kasya ba sa kanya, magugustuhan ba niya. Yan, sigurado magugustuhan niya kasi ang tao, ang Pilipino, adik sa kape. Pag may pinapanganak, kape. Pag may namamatay, kape. Ibig sabihin, dulo-dulo, kape. Hindi naman tayo. Kaya lang siya kasimple. Okay lang, isa pa. Pinaka-technique actually sa product. You don't need to become a scientist. You don't need to become a doctor para ibenta mo rin po. Gamitin mo lang. Sample, babae ka. Yung singit mo, iba ang kulay sa hita mo. Okay, ibig sabihin, medyo makulimlim ng konti yung singit mo. Yung white light natin, lalo pang in-improve pa ng sobra, lalas yung napaganda kasi pag pumuti ka pantay. Ibig sabihin ko, anong kulay ng singit mo, yun din ang kulay ng hita mo. Napakaganda nun. Now, sa sobrang kalalaklak mo, pumuti yung singit mo. Sobrang naging proud kasi ang tagal nang makulimlim. Di ba? Biglang yung maanat na yun yung singit mo. Yung kaibigan ng lalaki, gusto mo bentahan. Paano mo bentahan? Kukwentuhan mo. Uy, pare, grabe, ang ganda ng white light ng Indopal. Yung singit ko, ang puti. Eh, yung lalaki, piloso mo. Eh, tingin mo. Eh, siyempre, proud ka. Binaba mo, ayan, tingnan mo. Kinakita na, ay, ang puti nga. Bibili, hindi. Insert, madali lang kung magbenta. Tawa kang yung white light. Maglalakad ka sa labas. Singit ka. Ganun lang po kasi. Okay, nagkakaintindihan tayo? Yes! Okay. I think, dati hindi ka nakikita sa dilim. Nung nag-white light ka, nakikita ka na may mga magtatanong eh. Ba't nangyari sa'yo makikita lang ito na gabi? Yun pala mga kapag, benta na po kayo. Kaya just be creative. Ang daming ways para pwede kang makapagbenta. Okay? Sa mga babae, sa pag, di ba, nabigyan ko ng tip yung mga bata, yung mga ninong-ninong, ninong-ninang.
Sa mga babae, may mga itsura. I-text nyo na lahat, lahat ang naliligaw sa'yo. Bentahan mo lahat nito para makabawi kagad. Binibentahan mo na yung naliligaw sa'yo, sumako. Wala pa akong pera. Grabe ka naman. Ang lakas-lakas ng loob mo manligaw sa akin. Tapos wala kang pera. Paano na lang buhay natin pag nagmag-asawa na tayo? Oh, di ba? Doon pa lang natin-test muna na napaka-irresponsable na hindi ka man ang masuporta. Daming ways para makapagbenta ng produkto. Okay? Pwede may mga iba nga sa Facebook, sinisimple na nila, nagpo-post lang sila, katabi nila yung produkto, pero hindi nila binibenta. Sila, grabe, ang ganda naman yung blablabla. Para nagkukwento pa lang, now I'm curious. Kasi yun ang uso na ngayon, kaya nga bumagsak po ang mainstream media. Mainstream media is ABS, CBN, GMA, kasi sila masyado bumagsak. Kasi ang tao parang umay na sa commercial. Iba na yung dating na nakita mo yung idol mo, ginagamit niya, na hindi niya sinasabi pero ginagamit niya, mas mabilis tayo bumibili. Kaya nga nauso na ngayon, mga Snapchat, mga Instagram, kasi iba yung approach doon eh. Doon na mas nagiging, nagkakaroon ng ang tao ng way ng ganito. Kaya boom na po ngayon ang social media. Okay? Number two na pwede nyong gawin, direct referral. Direct referral bonus. Ito na ang napakaganda. Ma'am, ano pangal yun? Marian, may kilala ka ba na gusto mong kumita ng pera? Meron pa. Anong pangalan, Marian? Ding-dong! Oh. Ding-dong! Okay? Na-invite ni Marian. Lahat po nang may invite niyo dito at bibili ng package, ang kikitain mo, Marian, 500 pesos. Mahiyain ka? Hindi naman ikaw mag-explain kami. Ang kailangan mo lang gawin dali dito. O Marian, isa pang pangalan. Hindi, sino yung original kay Ding-dong? Karil. Mga Bisaya kasi yung nagsasalita. Karil! Nagugulohan ako sa bukas ng bibig. Okay. Si Karil nga yun, hindi naman Karil eh. Karil nyo naman Karil. Okay na. Kumita ulit, magkano kikita ni Marian? Napakaganda guys. Unlimited yan, bahala ka gaano karami ang gusto mong invite dito. Now, itong pinakamalapit. Hindi nyo kailangan niya. Sabi nang hindi, paano kung online kakilala? Hindi, tuturuan mo kayo ng technique. Kahit wala kang kilala, makakarecruit ka. Sa may mga babae, may mga itsura, pumunta ka sa dali. May mga ita kang lalaking grupo, laminan mo. Uy, pasensya ka na, hindi ko talaga napigilan sa sarili ko. Ang cute mo kasi. Hindi ko bang hingiin mo lang number. Ang lalaki po, madali po yung kausap. Mabait po yan. Kaya ibibigay niya lang. Tapos pag alis mo, ano mo sasabihin nila, Mare, kito niyo yun. Baka sa aming mga lalaking barkada niya, magyayabang yun. Mare, pumigil ang number po. Text mo ngayon. Uy, pasensya ka na. Hindi ko talaga napigilan sa sarili ko. Kasi ang cute-cute mo talaga. Pwede ba tayong magkita? Nandito ako sa Holiday Inn Hotel. Okay, nandito. Haliin po katabi po ng galeriya para may idea kayo. Sabi mo na doon ka, makikita ko, mahal. Hotel. Gusto ako lang. Iyaya ko sa iba. Hindi ako ngayon lumapit kanina. Grabe. Pupunta hindi. Kasi mga bait mo ang lalaki. Madali ko siya ng kausap. Pagpunta, excited yung lalaki, di ba? Holiday Inn. Biglang detects mo ulit. Marian. Nakikita mo yung 7-Eleven sa harapan ng Holiday Inn. Oh, 7-Eleven po, yun na yung sa baba natin. Pagbaba niya, may 7-Eleven dyan. Sasabi nila, oo, punta ka muna dito kasi may mga binibili lang ako para dito na pag-meet. Punta. So sabihin mo, yung pambayad ko kasi ng hotel, nandun sa taas, nasa 7th floor. Okay lang ba doon na lang natin kunin muna yung pambayad ko para makapag-check-in ako sa hotel? Sasama nila kayo, hindi? Sasama! Pinigilip-gilip pa yan. Kaya dito, tatayinin mo mamain-main, Marian, mga 7 PM. Pag-akyat mo dito, ala! Yung speaker, nasa kanya yung pera. Okay lang ba tapusin na lang natin yung sinasabi niya, tapos saka na tayo umalis? In short, napaupo mo dyan nang wala kang kahirap-hirap. Ang goal na po ako! Trabaho na namin mag-explain. Ang trabaho nila, pagtipin!
tips, maputi. Ang madali dyan pag sipuntahan. Yung may mga utang, may text mo lahat. Babayaran ko na kayo. Pwede ba tayo mag-tip? Pupunta, hindi. Pag sabay-sabay na na dyan, teka lang pare, nandun sa speaker yung pambayad. Oo po, hindi. Oo po. Yung maganda ka, hindi sabihin. O, oh, mababayaran ko kayo pag nagsipag-join na kayo. Sobrang dali. Actually nga, kung nasa van ka, you're very lucky. Yung nagtatrabaho ka, sumasakay ka sa van, tapos mga isang oras ang biyahe mo, jackpot ka. Antayin mo magkabayaran. Pagkabayaran, di ba nasa loob ka na? Pagkabayaran, mag-record ka na pag nagbayad ka. Kasi wala lang pwedeng bumabayad. Nandun ka na, kausapin mo yung katabi mo, idamay mo na lang, di lagi kami yung presentation papunta at pauwi. Wala naman logis sa'yo kasi sumasakay ka ng dati. Ang maganda doon na ang pag-promote ka ng business mo, yun ang kagandahan ng networking kasi napaka-tangible niya na pwede mo siyang gawin kung saan mo gusto mong gawin. Yes. Gimikero, pati sa gimikan ka, mag-explain ka yung pads ang gamitin mo, ikaw yan, pag nagkuha ka niya, promote ilagay mo, magkakayo mo. Dayo! Okay. Sa mga magulang, pag nasa school ka, ipotin mo yung ako, parent mo. Nakatunga nga lang naman kayo pare-pare, natay yung mga anak, hindi pagre-recordin mo na. Pero walang malulugi sa'yo kasi, actually po, ang pinakapanalan yung pag nag-networking ka, ang totoong pinakapanalan nyo dito, nagiging positive ka. Yun ang pinakapinabayaran nyo, gaano ka positive? Pag may narinig ko may cancer. May cancer ka? Kumuha ko naman, di ba nakakawa tayo? Pag may friend ka ng aim global, di ba? May cancer ka! Alam mo niyo, mabunod ka, pink! Pili ka si tumor, pili ka ganito. Masaya ka na ngayon pag nakakarinig ka, may sakit. Tama! Ang dami mong pimentahan! Mahaba pila, masaya ka kasi pag nasigo ka, nang katika, aray, sorry. Gusto mo ng extra income? Binabayaran dito. Okay, number 3. Peering. Ito po ang pinakamalapit na kitaan. Bakit? Si Marian, may isa sa left, may isa sa right. This is your left group sales, right group sales. Pag meron bumili isang package Marian, may mas sa 500, may bonus ka pa Marian na 1,000 pesos. Sa dalawang kaibigan, 2,000. Guys, isipin mo nalang gaano na karami. Ako, tinuturo ako mga downline ko. Alam niyo, tantan? Yes. Tinuturo ko dati ko magtantan kayo, mag-Tinder kayo kasi dating app po yun. Yes. Ngiti-ngiti yung dalawang. Okay, kasi antayin mo na pwede ma-recruit. Yung mga downline ko nagre-reklamo na nga kasi gabi araw-araw na sila kumakain sa Jollibee 3 times. Kasi yung mga tinginig nila, pinapakain sila. O pinakain na sila, napresentan pa nila, nabentahan pa nila. Eh, sige mo, ang daming way right now. Tungtong kami noon, inabutan ko namin yung flyer sa kalsada. Ngayon, mga application po na madaling-madaling na po kahit wala kayo kakilala. Okay? Piri, si Ding Dong nag-invite dalawa. Si Karel nag-invite dalawa. Kikita ulit to ng 500, 500, 500, 500, at 1,000. Si Marian ang tanong, kilala ko ba ni Marian itong dalawa to? Pwede po, pwede hindi. Kahit hindi mo kilala Marian, wala kang choice, kikita ka ng 1,000, 1,000, meron ka na naman, 2,000 pesos. What if ang ma-recruit mo ma-PR? Alam niyo yung PR? Pusakal na recruiter. Kahit sinong makatabi niya, basta humihinga, nire-recruit niya. Okay, dumami. Nagkataon dito, may na-recruit si Marian. Si Pipito. Pipito na lang ang buhok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naglaklak ng si Tupor. Sa sobrang ganda ng si Tupor, naging 8 yung buhok. Magkukwento hindi. Nakwentuhan niya si Aladdin. Aladdin buhok. Gagamit o hindi? Kita niyo pagbabago, from 7 naging 8. Okay, hindi mo kailangan kumbinsingin yan, pare, gusto ko rin yan, malagdagan pa buhok mo. Dumaming yan ang buhok. Ngayon, may nakwentuhan, kaibigan nila, napakayang. Naka BMW. Nung lumaki
naging malakas, lilipat yung buhok. Kaya pala BMW yung buhok moving. In short, galbo pa rin. Birds with the same feathers. Let's together. Dumaki sila ang mga galbo. Okay. Gusto nyo, dagdagan ko pa, na-invite nila si Mabel. Mabel-bel! Nadami din yan! Okay. No, ang tanong, kilala pa ba ni Marian na lahat? Yeah. Marian, kahit hindi may kilala, lahat Joyce, ikita ka ng 1,000 Yan po yung nangyari sa akin. I started my networking career sa Bicol. Hindi po ako taga Manila. Ang purely Bicol na po lumaki hanggang nagka-isip. 20 years old Manila po talaga ako. Napadpad na lang ako dito. Because, 20 years old talaga Bicol ako. Napadpad na lang sa Manila because of networking. Sinong nirecruit ko? Kapit bakit? Binalikan ko yung mga kapitbahay ko na alam ko nag-networking. Sabi ko, bakit yung nag-tip? Anong nangyari? Nami ko iba-ibang tao nirecruit. Sa 14 nirecruit ko, sa dami ko nirecruit, halos ang naiwan ko, 4. Masakit. Sa pakiramdam, sa dami mong presentan, 4 ang natira. Sa 4 na yon, right now, I have more than 700,000 downloads. Ang nag-join sa akin per day, mababa na po ang 300 na 6,980 sa isang araw. Kilala ko pa ba sila lahat? I have large groups sa Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, UAE, Africa, ngayon may Europe naman. Actually, may mga grupo ngayon, gumagawa kami ng video in preparation para sa Europe market. Kasi ang global ngayon, bubuksan naman po ang Europe market. Ng Europe market, para tayong 741 population. 741 million population. Ang laki po ng market. You're very lucky. Bakit? When we started, dinaanan po namin yung tinatawag ng mano-mano ng pag-network. Ano yun? Kailangan na pumunta sa bahay-bahay. Right now, because of social media, hindi nyo na po. One way or another, may kakilala ka, kaibigan ng kaibigan mo na sa ibang bansa. Ako nung mismo sa Rami, invite nyo na sila dito. Bakit? Kasi kung nagtatrabaho yun sa ibang bansa, ang problema nyo lagi, nawawala lang din ang pera. Bakit hindi nyo pa dito? Para at least may mapuntahan. Hindi nyo pa alam kung anong gusto nyo sa buhay, unahin nyo muna yung maman. Kasi pag marami kang pera, kaya mong balikan lahat. Parang ako, I started, nung ginawa mo networking, may ginibab akong pinakalove ko. Hindi ako nanood ng Naruto. I really love to watch cartoons, masakit man sa pakaramdam ko, hindi na ako nanonood. Dapat masabi nga, bawal manood ng TV. Hindi ako. Pero nung umaman ako, bumili ako ng computer set, makabit ako ng internet, inaanap ko yung Naruto, na nasimula ako sa pinaka-umpisa hanggang ngayon, naabot ko na yung pinaka-latest. Nahabol ko pa rin. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Joseph, huwag ka na muna mag-networking, you're very young. Bata ka pa. Sayang ng kabataan mo. Mas maganda, mag-enjoy tayo, uminom muna tayo ng uminom. At isa lang naisip ko. Sabi ko, ang tagal na namin umiinom, hindi naman nagbabago buhay namin. Hindi naman nagbabago ang lasa ng alak, kahit kailan, ganun pa rin. Ginawa ko muna to. Kinarin ko, sila gimmick ng gimmick sa likod. Ako, trinabaho. Ngayon, pag magkentuhan tayo, sila ang pwede nila nakagimmick sa likod. Ako, saan ako nakagimmick? Nakagimmick ako sa pinakalahat na magandang gimmick sa Manila, sa Singapore, sa Europe, sa Amerika, sa Las Vegas. Ay, mas marami pa po akong gimmick kaysa sa kanila. Kaya para sa akin guys, kung nagugulat kasi marami sa atin, nagugulat sa gusto natin, why? Tandaan mo kung sabihin na yung gusto mo yan yung choice mo. Bakit? Wala ka pa naman nakitang iba't ibang industriya. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin paborito mong adobo kung hindi mo pa naman natikman yung mga iba't ibang kasing food. May Thai food, may Japanese cuisine, may European, may mga iba-ibang pagkain. Kaya hindi mo pwede sabihin ang pinakagusto mo kasi hindi mo pa naman natikman lahat eh. Yan, yeah, ganun din dito. Unahan mo muna ng umaman para pagbabalikan mo na kung anong gusto mong balikan, madali mong balikan. Kasi katulad dito sa amin, hindi naman lahat katulad ko na dinirediretso ang networking. May mga iba sa amin nagtayo na ng mga ibang business, may iba akong kakilala, meron 41 apartments. Grabe, nakaka-inspire. Yung lahat ng kinita niya, pinatayo ng mga apartments, may iba naman, nagpakayo ng sariling resort, iba-iba. Kanya-kanyang trip yan, kaya para sa akin, ito unahin. Kaya kung single pa kayo, huwag muna kayo mag-boyfriend, girlfriend, istorbo yan sa pagyaman. Sabihin ko sa inyo, sobrang istorbo ko yan kasi pareho po ang hinihingi nila. Ang career at ang relationship, ang hinihingi nila time, effort, and money. Pareho lang yan siloso.
Kaya mas maganda mamili ka muna. Sa mga lalaki, unahin nyo munang yumaman kasi pag mayaman na kayo, hindi mo na kailangan manligaw, mamimili ka na lang ng gusto mong babae. Ang lalaki, pinaka-nakakaba. Diba, kapunta ka sa bahay ng girlfriend mo, tatanungin ko ng nanay. Ikaw, Ingo, ang lakas-lakas ng loob mong ligawan ng anak ko, kaya mo na bang buhayin yan? Eh, paano kung hindi ka kumikita? Di ba, nakakakaba? Eh, paano kung kumikita ka? Eh, pwede mo sagutin. Eh, tita, gusto nyo, sumabay pa kayo. Pwede mo sabihin, kasi iba yung pagnauna. At alam naman natin lahat, unfair ang buhay. Iba ang tingin sa mayaman, iba ang tingin sa mahirap. Maka-fiesta ka, mayaman ka. May sarili kang plato, kutsara, tinidor. May sariling ulam na sa'yo lang isa-serve. Na habang kumakain ka ng marami, tuwan-tuwa yung pinuntahan mo. Subukan mo pumunta sa piyestahan na mahirap ka. Di ba, ang daming sinasandok mo na, ang sama na lang tingin sa'yo nung pinuntahan mo. Grabe naman yun, napakapatay gulo. Di ba, napakaanhan ng buhay kasi, tingnan mo, anong tawag sa payat na mahirap? Patay gutom, lalo pa ngayon, adik. Pagpayat na mayaman. Pipit. Di ba, magkakaiba? Yung sinto-sinto na mayaman, special child. Sinto-sinto na mahirap, apno. Doon pala, makikita ko na, baka. Ano yan ang buhay? Sa magkakaibigan, yung may pera, taga-utos. Yung walang pera, runner. Tama. O, bili kang yellow, bilisan mo, di ba? Tama. Kaya napaka-unfair ng buhay, guys. Okay, number four, sorry. Ito na number four, Unilevel. Ito po yung sagot bakit ang Anglo malalang lumakas ng lumakas. Kasi kikita ka po, certain percentage ng lahat ng reorder na to per level. First level, second level, third level. Kikita ka, chat. Okay, naman kagandaan dito guys, kahit hindi walang nag-join, basta may bumibili yung produkto, tuloy-tuloy ang kita mo. And lastly, number five, ito na yung MLM or Stair Steps. Actually, dito po kami kumikita ng sobrang laki kasi mapipigilan mo ba yung tao magkape? Mapipigilan nung ba yung tao gumamit ng mga supplement? Hindi na. Parang, kausa, ano bang alam mo? Glenn, ilang taon ka na Glenn? 32. Gumagamit ka ba ng toothpaste? Ilang taon ka na gumagamit ng toothpaste? Simula, pinanganak ka, may ngipin ka na. Simula, nagkangipin. Kaya nga paglabas mo, hindi ko. May mga certain product tayong ginagamit na hindi mo lang tayo kumikita. Ang tawag dito kasi sa networking, instead ang kumikita ng malaki yung mga commercial, yung mga artista, ngayon tayo na. Magkakatalo na lang gaano ka kasi pag mag-promote sa laki ng grupo mo, doon ka kikita. Kaya ito yung mga makabagong way ng pagyaman. Kasi noon, kailangan mo ng asyenda, sumunod kailangan mo ng building. Sino mas mayaman, Jack Ma o Henry C? Jack Ma. Sino mas maraming building? Henry. Tapos na yung era, ibang-iba na ang era ngayon. Ang networking bakit maganda? Kasi lahat market mo. Kaya ako that time, pag nabuburin sa Bicol, punta ako ng Manila, dito ako nag-re-report, maghahanap ka rin ng tao. Yung tao naman, may kanya-kanya lang naman, yung walang relo, ay hindi ako magdadala ng relo. Tatanong, anong oras na? Di ba, Pilipino, anong tanong ibabalik lang din naman sa'yo? Anong ginagawa mo? Ay, hindi, sabi ko, naghahanap lang ng taong gusto gumaman. Ano ba yan? Hindi na re-report mo na yung katabi mo. Ang daming iba't ibang way na pwede pa paano ka mag-approach. Okay, plus, ito na yung PS. Itong PS naman ito, binibigay mo ito. Once na meron kong na-hit na isang certain requirement, libre na po yung Amerika mo, at ang pinakamalaki daw nagkakamali, I think, umabot ng 12 million pesos ang pinamigay na bonus. Okay po ba sa inyo? Bonus, 12 million? Yes! Okay, now guys, actually, tapos na po ako. Grabe mo, pinaparang talaga. Okay na, bago ako matapos, yung mga gusto lang muna akong sabihin sa inyo. Okay, number one, if we really want na yumaman sa buhay, may mga dapat po tayo po. Number one, you need to become positive. Kasi sabi nila, you can never have a positive life having a negative mind. Kailangan maging positive. Then, para maging positive ang buhay mo, baguhin mo yung routine. Kasi maraming Pilipino na ganito, pagkagising sa umaga, problema. Sasabi ng nanay, ay naka-anak, ayan, pandesal, kumain na kayo. Lilit na lang yan, dati ang lalaki ngayon, yan, ang lilit na lang. Tira-tira pa ng buhay. Umaga-umaga, negative na ang sinasabi ng magulang. Pagpasok ng trabaho, reklamo yan. Reklamo yan ang reklamo sa trabaho ng sumit-sumit ang boss ko, ang liit ng sweldo ko, ang chichismosa ng mga katrabaho ko. Reklamo yan ang reklamo, pero bukas, papasok pa rin naman yan. Tama mo ba? Pag umi ng bahay, problema. Manonood. Anong panonood rin? So,
opera. Anong meron sa soap opera? Sang katerba problema. What if yung napanood mo, yung bida, nahuli ng kontratida? Sabi ng kontratida, lugod! Pinalugod. Di ba kakabahan ka rin? Ala, nahuli na yung bida. Nung pinalugod, yung baril, klinosap. Nung klinosap na, di ba pipindutin na, in-slow mo ba? Anong naso mo? Ala! Di ba kabado-kabado ka na? Nung malapit na abangan sa Lunes. Nanood ka pala Biyernes. Anong mangyayari sa'yo? Mamong problema. Mamong problema ka Biyernes ng gabi, Sabadong gabi, Linggong gabi, Lunes ng umaga. Hanapin mo, kumari mo ba? Mati pa yung bida. Guys, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi, anything na gusto mo ibibigay. Kaya tingko mo sa inyo, kung may mga partner ko, may mga asawa, huwag niyo po itong sasabihin lagi sa asawa niyo, na nasaan gagaling, mambababae ka naman, mambabae ka naman, huwag na huwag niyo po yung gagawin kasi mambababae po talaga yan. Kasi lagi mo nang sinasabi, benefit, mambababae, napaka-powerful po ng words. Kaya be careful kung anong dapat sinasabi. Hindi ko parang pag nasa probinsya, kung magpapalipad ka ng saranggola, nagpipito tayo, di ba pag gano'n, anong nangyari? Babalik yung hangin. 100% yon. Ibig sabihin, pito lang binabalik na ano na lang yung mahirap ang buhay, mahirap ang buhay, mahirap ang buhay. Lahat na gusto nyo binibili. Kung anong sitwasyon nyo, gusto nyo yan. Ayaw mo lang isa maamin kasi nasa denial stage ka, pero bigyan ka ng example. Boyfriend mo, hindi mo mahiwala yan. Tagal mo nang gustong hiwala, hindi mo mahiwala yan. Lagi mo sa'yo, gusto mo nang hiwala yung boyfriend ko. Kaya lang, paano na lang yung sama na? Parang kinagat mo sa lahat. Isang araw may gagawin hindi maganda yung boyfriend mo, mahihiwalay mo siya. Kaya it will always happen. Kung ano man ang sinari nangyayari sa inyo, kaya may gusto niyo, kaya ayusin niyo. Ang earth is a black canvas. Ikaw ba ala kung gusto maging positive, maging negative? Ikaw ba ala gusto maging maganda o hindi? Maging marami or konti? Ikaw may choice na. We are a very powerful being. The problem with us, nawalan ka lang ng tiwala sa sarili mo. Naguluhan ka kung sino ka. Bakit ka naguluhan? Kasi ang daming tao nakikialam sa atin. The sad part is, binigyan tayo ng pangalan, hindi man na tayo tinanong kung trip natin yung pangalan natin, kung gusto natin. Binigyan ka ng religion kung anong religion ng parents mo, kadalasan yun din ang religion mo. Kung nasa Pilipino ka, ang Pilipino kadalasan mabababa ang self-esteem kasi we are trained that way. Ang foreigner, pag nadapa yung bata, sasabihin ng nanay, stand up, stand up, you can do it, okay, go! Sa atin, pag nadapa ang bata, ikaw na bata sa pagkakalan. Kasi ako kulit-kulit mo. Doon pa lang bumababa ng self-esteem ng bata. Natitigil ang progress, nasa taas ka ng puno. Sasabi ko, bumaba ka na, maulog ka pa, sasaktan ka, buba! Pagbaba, pinalo, nasaktan na. Hindi dahil sa pagkakahulog, nasaktan dahil sa... Kaya kung meron kayong unang gagawin, maliban sa mga sinabi ko kanina, number one, pag humaharap kayo sa salamin, masaya ba kayo sa nakikita nyo? Yes! You should be proud. We have a fingerprint. Magkakaiba po tayo ng journey, magkakaiba tayo ng isura. Kaya dapat ang nakita mo lagi sa salamin mo, ikaw yung pinakagawa mo. Ikaw yung pinakamaganda. Huwag na huwag ganito, grabe. Sana iba na lang mukha ko, sana ibang ilong ko. Sabi nila, dapat sexy daw, may shape. Di ba dapat 36, 23, 36. Guys, kung ang pagbaba tayo ng sexy is shape, tandaan mo ang circle, shape pa rin naman siya. Diba? Ano ba tawag sa circle? Shape! Walang taong mataba ang sexy, depende sa market. Alam niyo ba sa Africa, ang sexy sa kanila yung matataba? Oo, pag mataba ang sexy at ang taas ng tingin sa'yo kasi para sa kanila, ibig sabihin marami kang pagkain. Ibig sabihin, mayaman ka. Pagpayat, mahirap. Yun lang sa Africa. Sa Japan, yung ngipin na pantay, sinong sungki-sungki? Kasi pag sungki-sungki yung ngipin, maganda ka. Sa atin, yung pantay, ay yung sungki, pinapabrace. Magkakaiba ang paniniwala ka na country. Sa Japan, pag nakabasag ka ng pinggan, oh, maserte yan. Sa kumat naging maserte yan. Nakanda daw yung bad spirit kasi sa mga tunog. Kung subukan pag uwi mo ng bahay, magbasag ka ng pinggan. Sigurado ko magdadatingin yung bad spirit. Diba, yari ka sa magulang mo. Anong nangyari sa'yo? Anak, ang pinagpapasag mo yung banan. In short, every culture, every place, magkakaiba pong paniniwala. The sad part is, minsan even sa education, nasusupress ang talent natin. Why? Subukan mo mag-drawing ka, puno. Kulayan mo to ng black. Kulayan mo to ng red. Kakaroon ka ng dalawang X.
Ikasalanan mo ba kung yung teacher mo hindi pa nakakapunta sa Japan? At sa Japan may puno, na red talaga ang dahon, at black ang bakit nila sasabihin mali kung sila naman yung hindi nakarating sa ibang lugar? That's the problem. Actually, meron tayong identity crisis na hindi mo alam kung anong gusto. Parents, don't ever do this. Anak, gusto ko anak, paglaki mo, maging magaling kang sundalo. Eh kung yung anak mo gusto magparlo, suportahan mo! Ay, kapilipilin magsundalo, eh para naman gusto mong itayo. Parents, you're there to guide and give advice to your children, not to control them. Anak, gusto ko yung pangarap ko, ikaw tumupad. Hindi naman kasalanan ng anak mo kung hindi mo tinupad pangarap mo. Ikaw yung may fault nun. Huwag niyo rin po silang sisingilin. Anak, sino nagpakain sa'yo? Sino nagpakakal sa'yo? Huwag niyo po silang sisingilin. Kasi sino ba nagsabing gawin niyo sila? Nananahimik sila, ilalabas-labas mo sa mundo. Tapos sisingilin mo ng pagkain. Diba, ano ang point ko, guys? It will be very easy ang life natin if we could really appreciate kung anong gusto natin. Now, ito na gusto kong matandaan. Ang buhay, hindi po siya, ang coin, ilang sides? Ilang sides ang coin? Dalawa, kadalasan is tatlo. Ganon din ang life. Hindi mo pwedeng puro sarap. Kailangan matuto ka rin, ma-appreciate mo yung hirap. Hindi magiging masarap ang success mo kung hindi ka nahirapan. Yes. Hindi magiging masarap ang liwanag kung hindi dumili. Hindi magiging maganda ang pelikula kung puro bida. Kailangan pa rin ng kontrabang Avengers. Hindi naging maganda ang Avengers kung wala si Thanos. In short, that's life. Hindi lahat ng darating sa buhay mo mag-stay. Hindi lahat ng tinulungan mo tutulungan ka rin. Hindi lahat ng taong dinapaan mo, dadapaan ka rin. In short, magkakaiba ang purpose ng kada tao sa atin. And you just need to be appreciative. Kung lagi kang sinisingil ng mga inungtangan mo, pasalamat ka kasi isipin mo may nagmo-motivate sa'yo. Di ba, isipin pagbasa mo, kailangan magbabaya. Di ba, sumisindi yung katawad mo at sipag. Isipin mo may nagmo-motivate sa'yo. Yung mga kapitbahay mo, office mate mo na pinag-chichismisan ka palagi, lapitan mo, pasalamatan mo isa-isa. Friend, grabe, hindi ko alam na napaka-importante ng buhay ko sa inyo. Kasi nagagawa niyo yung paglaanan ng oras para lang pag-usapan ako. Kasi isipin na ako, pagpasaya ka ng ibang tao. Now, at our point, guys, it's all about perspective. Halos wala kang makain, isipin mo na lang nagda-diet ka. Tingnan mo yung mayayaman, nahihirapan mag-diet, ikaw, wala kang ka-effort. Diba, napaka, naglalakad ka lagi ng malayo, magpasalamat ka ang mayaman mga si Raulo. Magpupunta ng gym, magbabayad, maglalakad sa treadmill. Kung ikaw nagbabayad, naglalakad ka lang, hindi ka pa nagbayad. Diba? It's all about perspective, guys. Kumbaga para sa akin, kung ang sitwasyon mo pwede maging stumble stone mo, pwede maging stepping stone mo para magbago buhay mo. Kumbaga, ang lagi ko lang sinasabi ganito, ang buhay, madaling umangat. Basta huwag ka lang masyado magkakaroon ng itinayan. I-clear mo kung anong gusto mo kasi ang nasa taas, naguguluhan din siya kung anong ibibigay sa'yo kasi ikaw mismo bago-bago iniisip mo. Kaya kung anong gusto mo, mag-stick ka muna doon. Parang relationship. Bakit maraming relationship ang hindi nagiging successful? Kasi hindi mo naman kinategorize kung anong gusto mo. Kung kinategorize mo, gusto ko maputi, mahaba ang buhok, mabait, ganito-ganito. Di alam mo na ngayon kung sino ang pipiliin mo. Ang nangyayari kasi sa atin kung sino ang mapili, baka ito na siguro yung tama. Tapos nung nangyayari, hindi na. Gupit ka na naman. Ang relationship, it is an adjustment. Hindi siya perfect dahil sa una kayo nagkita. Ang isang matagal na relationship, kaya niyo pa bang maging sweet? Kaya niyo pa bang manligaw ng paulit-ulit sa isa't isa? Kaya niyo pa bang i-surprise? Maraming kinasal na pinaghandaan yung kasal, yung after kasal, hindi naghanda. May tanong na ako sa inyo bago tayo mag-iwanag. Ito, ano lang, joke ng konti, pero totoo. Sino ang may kasalanan? Yun ang title ko. Sino ang may kasalanan? Nung mag-asawa sila, bago magkasal, maayos pa, maganda. Nung tumagal ilang taon, yung babae tumaba. Tumaba, hindi na nag-aayos ng sarili, iba lagi nang mabahaw yung acting, itsura. Ngayon, bigla yung lalaki ng babae. Nung nang babae yung lalaki, ang tanong, sino ang nagbago? Babae. Yung babae o yung lalaki? Babae. Now, it will always takes two to tango. You should learn sa mga babae na mag-ayos ka pa rin ulit. Dapat pag-uwi mo lang, nai-excite ako. Darling, umuwi ka na bagong linggo ako. Dapat nai-excite kasi ganun ang relationship eh.
It is not a one-time decision. It is an every second decision. Ganun din ang pagyaman. Ganun din ang pagiging successful. You will have a different kind na mangyayari sa buhay niyo. Mag-isip ka sa gusto matituloy-tuloy mo, sigurado mo ang kuha mo yan. Kasi bakit ko nasasabi? Kasi nagawa ko. Marami ako natulungan yung mama. At ngayon may mga ibang skills na pinag-aralan ko. With the same formula na ginagawa ko, successful. Ngayon, nagagawa ko mag-gym na almost 4 times per week. Nag-transition ako sa pag-gym. Anong ginawa ko nung una? Pinadali ko. Ang goal ko dati makarating sa gym. Yun naman ang pinakamahirap eh. Ang pinakamahirap pumunta sa gym. Nung pagkapunta ko ng gym, alis na ako. Kasi ang goal ko lang naman makapunta. Nakailang balik na ako, susunod bumubuhat ang mga dalawa. Pagtawad na ako, alis na ako. Hanggang naging programming na ng utak ko na pumunta ng gym. Nung pumunta, doon ko nakilala, kumuha na ang trainer. Doon ko na nagagawa. Ngayon, nakaka-recruit talaga ang pag-gym. No, ganun yung pag-yaman. Gusto mo makapunta ng... Sino gusto pumunta ng ibang bansa? Gumawa kayo ng passport. May passport na ba kayo? Yes! Nakapunta ka na ng airport? Yes! Sa mga hindi pa pumunta ka, nalaking luggage. Uwi ka na pagkatapos. Ang importante na karting. Pumunta ka ng kasa, gusto mo ng kotse, pumunta ka ng kasa. Sabihin mo, boss, bibili ako ng kotse, anong bagay sa akin? Mali ba niya kung kailan ka mabibili? Hindi ka naman tatanong ito. Eh, mali ba kung after 10 years ka pa pala bibili? Wala kang pamasahe, di ba? Ah, kasi kasuhin ka na. Sukot, pasok ka sa loob ng kotse. Sabi mo, kapit, ganito pala mabuhin ng kotse, ganito pala. Guys, tandaan mo, bago ka nagsimulang kain, dede mo na. Bago ka takbo, dapat. Ang importante masimula. It doesn't need to be perfect. Hindi kailangan na sobrang laki. Ang importante masimulan mo lang. Once na masimulan mo, ituloy-tuloy mo. Ito na ang gusto kong bigay sa inyong video. Para maitindihan mo, lahat ng nakita mo sa mundo ko nagsimula sa top 4. May top 4, may material 4. Ang top 4, ito yung iniisip mo, magkaroon ng relo. Kakaisip na kakaisip mo na, karoon ka ng iba't ibang idea hanggang naging material 4. Kaya kailangan mo kung anong gusto mo sa buhay, dapat nang iisip mo. You need to be have clarity. Kung gusto mo ng kotse, anong kulay, anong brand? Anong pakiramdam mo habang dinadrive yung kotse? Paano mo pinapark sa bahay mo? Kung gusto mo ng bahay, gano'ng kalaki? Ilang floors? Anong kulay ng kwarto mo? Anong amoy? Dapat ganun ka mangarap. Ang problema sa tao, tamad tayo mangarap. Pag tinanong nga kita anong gusto mo sa buhay, pag sumagot ka ng ah, magkaroon ka lang ng 3 seconds na ah, wala kang pangarap. Kasi ang totoong pangarap, matagal mong pinagnanasaan. Lagi mo siyang naiisip araw-araw, kahit gulating ka, yun pa rin ang sasabihin mo. Kaya yun ang dapat mag-improve sa'yo. Okay, now, dito tayo magtatapos. Gusto ko sundin niyo lahat ng sasabihin ko at mapapaintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay lang po ba? Yes! Okay, now, isipin niyo meron po akong hawak na mangga. Indian mango. Nagi-green-green na nagi-yellow-yellow. Babalatan ko, ch-ch-ch. Kukunin ko po yung isang pisngi ng Indian mango. Ito na po yung Indian mango na nagi-green-green, nagi-yellow-yellow. Kukuha po ako ng isang kutsarang bagoong. Ilalagay ko po sa ibabaw ng mangga. Yung mangga na nagi-green-green, na nag-yellow-yellow. May bagoong sa ibabaw na nagba-brown-brown. Ayun, tumutulo-tulo ba yung boy? Okay, kakainin ko lang po, ha? Naramdaman niyo po yung asin? Yes! Naramdaman niyo po sa ngalangalan yung bagoong? Yes! Ang tanong, meron ba akong bagoong? Wala! Meron ba akong Indian mango? Wala! Bakit niyo naramdaman? Our brain can never distinguish what's reality and what's not. Ibig sabihin nun, kung alam mo sa sarili mong yayaman ka, dapat ngayon pala, ramdam na ramdam. Kahit walang laman ang wallet mo, isipin mo na ang dami mong card, credit card, ang dami mong pera. Isipin mo na pagbaba mo dito sa building, nandiyan na yung kotse mo. Isipin mo na lahat ng taong to, grupo mo. Isipin mo ako, ikaw to. Ikaw na yung nagsasalita, anong suot mong damit, paano ko magbagsak. Yun lang kailangan mo. Now guys, ang labanan ng buhay, lagi ko sinasabi, hindi kung gaano kalaki ang pangarap mo. Ang labanan ng buhay, gaano ka naniniwala na makukuha mo ang pangarap. Okay, this is Joseph Lee. Good morning.